Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang nag-trending at inaabangan na istorya ni Kalingap Tata at Ate Marcho. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay magkausap nga muli ang dalawa. At dito naman ay pinag-uusapan nila ang age gap nila. Tinanong kasi ni Ate Marcho kay Kuya Star Rox kung ilang taon na ba si Kalingap Tata. At nalaman niya nga ang edad nito. Natawa naman si Ate Marcho sapagkat noong una ay medyo nakabahan pa daw siya kasi mamaya baka mukhang tito niya na daw si Kalingap Tata. Ngunit nang nalaman niya naman ay sabi rin ni Kalingap Tata na konti na nga ang konti. Sinsa ka na at medyo stress yung mukha ko kasi alam mo naman na workaholic ako eh. Lagi ako nagbablog. Kaya minsan puyatan sa trabaho, pag-i-edit. Kaya minsan nagiging haggard yung mukha ko. Tinatanong ko si, Sino? Si Kuya Star Rox na kung ilan taon ka na. O ngayon na nasarap mo lang kung may ilang taon na. Sabi ko, bakit? Baka 50 na. Oo, 50 ka. Ay, hindi pa naman. Bata pa. Mga... Ilang taon ka na? 30. Ano lang, mga 5 years lang yung bata. Oo? Medyo ano lang yung mukha ko kasi alam mo naman na pag vlogger ay talagang puyatan yung baho kasi nag-edit. Pinag-usapan din nila na talaga ang mahal na mahal ni Kalingap Tata ang kanyang mga followers. Kaya naman nung nag-request ito na magkaroon sila ng tambalan ni Ate Marcio na tatawaging Marta ay hindi niya talaga binigo ang kanyang mga fans. At talagang pinagputihan niya ang kanyang pag-vlog at tinanong niya ng maraming beses din si Ate Marcio nang sa ganon ay mapapayag ito at mangyari ang pinakainantay ng lahat na tambalan nila. Pero wala bang naniligaw sa'yo? Ha? Wala bang naniligaw sa'yo? Meron naman, syempre. Syempre, maganda eh. Parang tao na hindi ka magustuhan kasi ang ganda mo eh. Oh, pero bakit? Ang dami mo namang bakit? Bakit ano? Ano? Puro ano? Bakit puro ano? Hindi, sige na, next ano? Ang dami kasi, kaya pumunta dito kasi ang dami kasi mga request ng mga viewers na bibistahin lang ka dito, kukumustahin. Siyempre, bilang isang vlogger at maraming followers na rin ako, siguro nasa mga 200,000, 200,000 na yung followers. Maraming nagsusupport sa ating ano. Hindi pa nagawa yung ano natin, maraming nagsusupport. Kaya, dalawin daw kita kasi kinikilig daw sila eh. Oo. Nababasa mo may mga comment nila? Oo. Pero hindi Marjorie. Ano? Marjorette kasi ako. Marjorette. 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 Pero sino si Marjorie? Iba yung ano. Ayan, pati si Maria, nagagandaan sa'yo. Maganda nga siya. Ganda siya. Alagang silk ka. Oo, alagang. Kasi alagang tops lang. Makinis ang mukha niya kasi hindi kasi siya lumalabas, hindi siya expo sa araw. Ayokong lumabas. Andito lang siya lagi sa tindahan. Sawa na ako sa labas. Kaya grabe yung mukha niya, napakakinis po mga kalinga. Habang nag-uusap ang dalawa, ay parang kinikilig nga si Kalingap Tata at kinakabahan pa rin. Kaya naman para kumalma din sila ay tinatanong muna ni Kalingap Tata ang tungkol sa araw ni Ate Marcio at kung lagi lang daw ba siyang nasa tindahan. Sabi naman ni Ate Marcio ay oo, lagi lang daw siya nasa tindahan sapagkat ito din daw ang business ng kanilang pamilya. Grabe, at habang patagal nga ng patagal eh, parang nagkakatitigan na nga ng madalas Kalingap Tata at Ate Marcio. Kaya naman lalo rin kinikilig ang mga mananood. Maraming mga iniisip, maraming iniisip na content, kaya naging mature yung mukha naman. Pero hindi pa naman ako mature sa tingin mo. Ha? Hindi pa naman matanda tingnan. Kaya pa. Grabe naman.
Pero kung ano, parang magkisi edad lang tayo kung ano. Dito, ano ka pa lang? 30? 35. Oh? Bakit, bakit ayaw mo lang? Wala lang. Sabi ko kay kuya, ano eh. Baka tatay ko na yun. Ha? Baka tito? Tito. Yeah. Kamusta ka na dito? Ano mga... Dito ka lang palagi sa tindahan. Umaalis na ka. Ah, minsan pag wala kang ano, umaalis ka dito sa inyo. Pag wala sila. Kasi sila... Matanong ko lang, wala ka ba bang... Wala ka bang dito? Bakit? Bakit wala bang... Pero... Grabe, at habang nag-uusap nga si Kalingap Tata at Ate Marjo, ay talagang titig na titig si Kalingap Tata sa kagandahan ni Ate Marjo. Sino nga ba kasing hindi mabibihag? Ingiti pa lang ni Ate Marjo ay panalong-panalo na at talagang natutunaw na si Kalingap Tata. Pagtapos naman ito ay sinasabihan talaga ni Kalingap Tata si Ate Marjo na napaka-blooming din ito. Sabi naman ni Ate Marjo ay ito ay dahil kakagising niya lamang daw. Kaya naman kinikilig din si Ate Marjo. Nakagising ko nga lang pag ano. Kaya pala blooming ka. Ilang oras tulog mo? 12 tulog ako na. Masama kasi pakaramdam ko. Bakit masama? Eh ano? Mag-inom ba ng damit? Pag babaeg-babae ka. Babaeg-babae. Alam na yun. Yun. Next. Sinsya ka na at naabala ka namin. Wala na akong masabi. Talagang... Sinsya ka na dun sa mga ano, sa mga kasamahan ko na mga makukulit. Yan talagang pag na... Nagsama, isang kulitan, butit, nano ka. Butit, maganda ang mood mo dun. Oo, oh, sabi ko nga, pag di maganda mood ko, sorry. Sabi ko kay kuya, ano? Restarax. Butit, nagkasabay ka dun sa, ano, nagkasabay ka sa mga joke-joke namin. Hindi ko naman nga alam na, ano, may pupunta kayo nga. Pero alam mo na, kalingap, mga kalingap kami. Hindi nga talaga. Ah, hindi mo alam? Hindi ganun ka. Kasi ang kilala ko lang talaga si kuya. Grabe, at patagal ng patagal ay parang mas nagiging close at mas nagiging casual na nga ang pag-uusap ni Kalingap Tata at Ate Marjo. Grabe, at simula nga lumabas si Ate Marjo ay parang hindi na talaga bumaba ang mga ngiti sa labi nito. Talagang nahuhulihan din sa akto ng kamera na nakatingin at nakatitig lang si Ate Marjo kay Kalingap Tata. Naku-fall na rin kaya siya kay Kalingap Tata? At pagkatapos naman ito ay talagang napasarap ang kanilang pag-uusap at napakatagal nga rin ang kanilang pag-uusap dahil napakatagal rin nilang inantay na makapagkita. Talaga si kuya. Anong reaction mo na... Siyempre, ano na kami, nagkatuwaan na kami dito, na ito yung ano namin. Anong reaction mo doon? Pero hindi ka ba natakot sa amin? Hindi ka ba natakot? Hindi naman. Kasi first time mong makita kami, tapos, ano ka kagad sa amin. Nakikisabay ka kagad. Naalala ko, si anong natatawa ako kay kuya. Si Juan? Oo, doon. Oo, si Juan. Kaya sumabay ako. Kasi natutuwa ako sa kanya. Kay Juan ka natutuwa talaga na gusto. Parang ginagaya niya yung ano no, yung... Yung kumbaga yung... Yung parang... tawag doon? Yung... Ano, kalimutan ko na. Ano tawag doon, bro? Kamukha ni Sander daw. Ha? Sander Ford. Oo, kamukha ni Sander Ford, oo. Oh, kamukha ni Sanderford. Ito ang mga ano, doon ako tumawa nung sinabi mo na kamukha ni Sanderford eh. Doon ako tawang ng tawa bro. Doon kamukha ni Sanderford. O baka Sanderford na hindi pa narituki. Eh grabe to, ang tuwa ko doon. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakilig. Napaka-sweet at talaga namang sobrang nagtitrending at pinakinaabangan na istorya ni Kalingap Tata at Ate Marjo. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!